na sinalubong ng pamahalaan ng People's Republic of China sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos at iba pang miyembro ng delegasyon ng Pilipinas sa Beijing Capital International Airport. Ito ang unang bilateral at official visit ng Pangulo sa ibang bansa na hindi kasapi ng ASEAN. Mahalaga ang pagbisitang ito ni PBBM para sa patuloy na pagyabong ng 47 taon na ugnayan ng Pilipinas at China simula pa noong 1975. Bago dito, ipinautos muna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatigil muna ng pagtaas ng premium rate at income ceiling ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, ngayong taon. Sa isang memorandum, binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang dahilan kung bakit ito pinasususpindi ni PBBM dahil sa mga suliranin na kinakaharap ng mga Pilipino ngayong panahon ng pandemya. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na babaunin niya pauwi ng Pilipinas ang kabi-kabilang investment deals sa bilateral cooperation agreement sa kanyang 48-hour state visit sa China. Sa pre-departure speech ng Pangulo, sinabi ang China ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Inaasahan din umanong magbabalangkas ang 10 key bilateral agreement sa iba't ibang mga larangan pati na din ang strategic cooperation sa agrikultura, enerhiya, infrastruktura, agham, teknolohiya at iba pa. Sisikapin din ng Pangulo na pabalikin ang malakas na tourist arrival sa Pilipinas ng mga Chinese travelers. Tinatarget din ng Pangulong Marcos na maplansya na sa rehiyon sa pagharap niya kay China President Xi Jinping sa kanyang pre-departure speech bago ang kanyang 48 state visit sa China. Sinabi ng Pangulo na aayusin niya ang mga bilateral at regional issues para mabuo ang isang solusyong magbe-benefit sa dalawang bansa. Matatandaan na una nang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na target nilang bumalangkas ng isang agreement kasama ang mga counterpart sa China hinggil sa mga nasabing issue. Hinggil ito ang mga napaulat na 3 violations ng China sa West Philippine Sea, kabilang na ang pagkukumpol-kumpol ng kanilang ships, reclamations and construction activities, at ang forced retrieval ng kanilang rocket debris. Sa kabilang balita, naniniwala naman ang ilang mga senador na hindi pa napapanahon ni isa pribado ang NAIA o Ninoy Aquino International Airport. Ito'y sa kabila ng mga suhesyon na ipaubayan na sa private sector ang pamamahala sa mga paliparan matapos maranasan ang malaking aberya noong unang araw ng bagong taon. Para kay Senadora Grace Poe, hindi raw dapat na ipahawak sa mga private entities ang mga kritikal na pasilidad ng gobyerno. Paliwanag niya na mayroong kaakibat na national security concerns ang mga ganitong uri ng pasilidad. Kaya hindi dapat mabawasan ang kontrol ng gobyerno sa ating airspace. Sinabi naman ni Senador Christopher Bongo na masyado pang maaga para sabihin ang privatization ng NAIA ang solusyon sa problema. Aniya, kailangan munang aralin ng mabuti ang mga ganitong uri ng mungkahi. Sinuportahan naman ni Go ang mga inihaing resolusyon para paimbestigahan ang nangyaring insidente. Sabi ni Go, malaking implikasyon ang aberyang ito sa national security sa nangyaring insidente. Lumalabas daw kasi na isang technical glitch lang pala ang kailangan para maparalisa ang buong Philippine airspace. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na din ang bell button para updated po tayo sa mga susunod na video.